Bagamat hindi inoobliga, hinihikayat ng mga guro ang mga estudyante na magsuot pa rin ng face mask sa loob ng mga paaralan. Suportado naman yan ng mga magulang. Si Joshua Garcia sa detalye live. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Naging maayos at organisado ang pagpasok ng libo-libong estudyante para sa unang araw ng klase dito sa Batasan Hills National High School, Quezon City. Audrey, sa entrance pa lang ay mayroon na mga guro na gumagabay sa mga mag-aaral papasok sa loob ng eskwelahan hanggang sa kanilang mga silid-aralan. Bagamat hindi na inuobliga ng paaralan ang pagsusuot ng face masks sa mga estudyante, ay hinihikayat pa rin ang karamihan sa mga guro na magsuot nito, lalo na pag nasa loob ng silid-aralan. Bagay na pinaburan ng mga magulang, anila maigi na nakakasigurado at ligtas dahil hindi lang naman daw COVID ang maaari masagap ng kanilang mga anak. Nagpibisbas yun, bumibili kami, at saka yung ganito niya, nag-arpool pa yun. Okay lang po, kasi ano naman po, first day po ng klase. Okay lang po yun, sir. Audrey, ayon sa BHNHS, batay sa datos nila noong ika-24 ng Agosto, nasa mahigit 18,000 estudyante ang inaasahan nila dumating ngayong araw. Mas mataas ito ng 400 kumpara sa nakaraang taon. Pero kasabay dito ay tiniyak ni Dr. Eladio Escolano, punong guro ng BHNHS, na napaghandaan nila ang dagsa ng mga mag-aaral katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Handa-handa kami dahil unang-una nagkaroon kami ng brigada eskwela, tapos nagkaroon kami ng orientation at nagkaroon doon kami ng simulation. Ganon din naman sa local government, nagkaroon kami ng education summit. So basically, we are ready for day one onwards. Audrey, sa ngayon nasa mahigit 100 ng classrooms dito sa BHNHS at para nga masigurado na matugunan ang bilang ng mga estudyante ay dalawa o hinati ang shift ng klase dito. Ito nga yung pang-umaga na mula alas 6 kaninang umaga na matatapos mamayang alas 12:20 ng tanghali. At yung panghapon naman ay mula alauna ng hapon hanggang alas 7:20 ng gabi. At mabanggit lang din natin, Audrey, na maliban dun sa mga uniform personnel ng LGU, dito sa paligid ng paaralan ay nakadeploy din ang mga kapulisan para nga masigurado ang seguridad at kaayusan. Audrey? Joshua, sapat ba yung mga guro dyan sa may Batasan Hills National High School para sa bilang ng kanilang mga estudyante? Bakit kailangan ng shifting? Yes, Audrey, kagaya nga na nabanggit natin kanina, mahigit 18,000 kasi yung estudyante na inaasahan nila ngayon. Pero sapat naman daw yung 600 na guro na meron sila ngayon. Pero ayon kay Principal Escolano, ay nagpadala na rin ng karagdagan 500 guro pa mula sa School Division Office ng Quezon City para nga matugunan ang bilang ng mga mag-aaral. Okay, Joshua, maliban sa dalawang shift ng klase, may iba pa bang mga hakbang na ginagawa ang paaralan para matiyak na hindi maantala ang kanilang mga klase? Buti na itanong mo yan, Audrey, na itanong din natin niya kanina kay Principal Escolano, at maliban nga dun sa dalawang shift na nabanggit mo, yung panghapon at pangumaga, ay mayroon din blended learning kung saan tatlong araw na papasok yung estudyante dito sa mismong eskwelahan habang dalawang araw naman sa bahay para sa online classes. Audrey? Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.